Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawiri. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y mapagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin. Inuulat ni Joab sa hari ang kabuunan ng lahat ng mga lalaking maaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway
o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao." Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salos sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nangiunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga Jerusalem. Sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebosyo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang nasagip kong nabagabag. Aking awitan ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Magsitayo po ang lahat. Bilang sa kikawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang marami nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ay ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus sa mga nayon at paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan po ni San Juan Bosco o mas kilala natin sa tawag na Don Bosco. Ano ba ang naging kontribusyon o inspirasyon ni Don Bosco sa simbahan? Siya ang nakaalala sa mga kabataang kinalimutan at isinantabi ng lipunan. Yung mga kabataan na walang pumapansin, walang nagmamalasakit sa kanila, isinasantabi at minsan pinagdududahan pa. Si Don Bosco ang naniwala sa kanila. Si Don Bosco ay sinugal ang sarili, itinaya ang sarili para sila'y pagkatiwalaan. Siya ay naglingkod sa mga kabataan na nakakulong o tinatawag nating mga juvenile delinquents. Sila po yung una niyang pinaglingkuran. Kaya siya nagkaroon ng matinding pagmamahal sa mga kabataan, nagsimula doon sa mga kabataang tinalikuran, pinabayaan, at hindi pinagkatiwalaan. Sa katunayan nga ho, noong isang araw, kausap ko ni Don Bosco yung warden at pinakiusap niya, pwede ko bang ilabas yung mga bata, maglalaro lang kami at magbibigay ako ng katekesis. Sabi ng warden sa kanya, paano pag may hindi bumalik? Paano pag may tumakas? Anong gagawin mo? At ang sagot niya, pag may tumakas na isa, ako ang ikulong mo. Ako ang papalit sa kanya kung may tumakas na isa. Pero ang sabi niya, pinapangako ko sa iyo, wala ni isa sa kanila ang tatakas. Lahat sila ay babalik. At totoo nga, bumalik silang lahat, walang tumakas. Bakit nila ginawa yon? Bakit yung mga kabataan ganun yung naging reaksyon kay Don Bosco? Dahil naramdaman nila ang pagtitiwala at paniniwala ni Don Bosco sa kanila. He trusted the youth, or those youth at that time, whom the society says they cannot be trusted. Maganda rin po no, sa atin no, bilang mga Kristiyano na humugot din ang inspirasyon sa kay Don Bosco sa kanyang pagmamalasakit sa mga kabataan, sa kanyang pagmamalasakit magturo
at turuan sila tungkol sa pananampalataya. Yung misyon ni Don Bosco ay hindi lang nanatili sa mga kabataang nasa Piitan. Kung hindi, nagsimula din siya ng isang maliit na lugar, ang tawag na doon ay oratorio. Doon siya nagsimula na magturo ng mga bata at nagtutungo sa kanyang oratorio ang mga kabataan para makinig sa kanyang aral at turo at maglaro. Yun yung kanilang naging playground at playground. Nakikipaglaro siya sa mga bata at kasama rin siyang nagdadasal at nagtuturo tungkol sa katisismo sa mga bata. Dahil nagsimula ang lahat, dahil handa siyang ibuhos ang kanyang tiwala at pagmamalasakit sa mga kabataan na tila'y at tingin sa kanila ay maliit at mababa. Maganda rin po sa atin, no, bilang mga Kristiyano na humugot ng inspirasyon na lumingon sa mga kabataan. Gabayan at akayin, hindi kalimutan, kilalanin, to recognize their presence, to recognize their value, to recognize their voice. Kaya sana ho, no, sa simbahan, no, magkapuwang ang kabataan. Hindi lamang para sa mga programa, hindi lang sumayaw o umakting, pero matag-unang-una ang simbahan ay lagi may lugar sa mga kabataan na laging naghahanap o nais masumpungan ang muka ni Jesus. Nais mahanap sino ba si Jesus? Gustong makilala sino si Jesus? At yan po ay ang inspirasyon din natin. Ang misyon ng simbahan, misyon din ng bawat Kristiyano na bigyan po ang mga kabataan sa ating misyon bilang Kristiyano, Kristiyanong magulang, Kristiyanong pamayanan. Kaya ho, kung may mga kakilala kayong kabataan, no? Simulan sa paniniwala sa kanila at pagtitiwala sa kanila. Ano yung isipin na parang wala silang mabuting gagawin o may kalokohang gagawin? Magtiwala sa kanila, maniwala sa kanilang kakayahan, akayin sila palapit kay Jesus. Itong daang tinuro sa atin ni Don Bosco at sana'y maging inspirasyon din itong kanyang halimbawa para sa ating lahat na mga Kristiyano. Ang mga santo ay nariyan dahil sila'y mga modelo natin sa pananampalataya, modelo natin sa pagmamahal sa ating kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang ating itugon, Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga pinuno namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos nang may katapangan at isabuhay ito nang may pananalig. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga pamilya.
Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, paspasan mo kami. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihang naming makinig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahatol sa iyo, buong puso ko inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa panalangin kanilang iniuukol sa sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Katulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami naway matipon din at maging bayan mong ibig. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na pinigat na gingalap. Sino bang ito may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pag-uon itong bayang liyag. Iisang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Announcement.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman. Sa ating healing mass and service sa darating na February 1, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na piyesa ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Sa lahat po ng mga may lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, Martes bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawan para sa amin ng aming pagkakamit ng kaligayahang na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal, mahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.